Meron tayong mahalagang babala tungkol sa whooping cough or pertussis. Kamakailan lang, nagdeklara ng outbreak ang Quezon City ng pertussis. Around 20 plus ang cases nila at meron ng tatlong namamatay sa whooping cough. So, ingatan natin to, ituturo po natin sa inyo. So, bakit siya tinawag na whooping cough? Okay, makita natin. So, yan ang whooping cough, pertussis. Paparinig ko po sa inyo ang sound. Ibig sabihin, uubo siya. Pag ubo niya, dahil sa kapal ng plema, parang hihigop siya na nahihirapan siya. Ganito ang tunog ng taong may whooping cough. Siya talaga. Maraming komplikasyon po kung magkakaroon nitong whooping cough. Nakita nyo, hirap na hirap talaga yung tao. Yung iba sa lakas ng ubo, nagka-crack yung ribs, naglulus-lus, maraming mga komplikasyon. So, ang whooping cough, kadalasan sa bata. Pero pwede rin ito makita sa matatanda. Okay? Pertussis yan, isa yung upper respiratory infection, Bordetella pertussis, para din siyang trangkaso ang sintomas niya. Kaya lang, mas malala lang siya, mas matindi. Pwede magpulmonya, magkumbulsyon, pati sa utak, magkukulang ng oxygen. Maraming kaso to sa buong mundo, 300,000 namamatay per year, at karamihan mga bata. Tuturo ko po sa inyo, anong gamot, anong antibiotic binibigay sa whooping cough? Bibigay rin natin mamaya kung ano pinakamagandang pag-iwas dito sa whooping cough. So yan, pwede siya mahawa sa pag-ubo. Pakita natin. So may stage kasi ang whooping cough. Okay? May stage 1, stage 2, stage 3, papakita natin. Ang incubation period po, pag nahawa, syempre may tao inuubo, di ba? Alam naman natin, yung plema, yung paghinga. Pag nahawa ka nito, within 7 to 10 days, lalabas yung sintomas. So, hindi pa agad-agad, 7 days to 10 days. Pag nagkaroon ka ng sintomas, yung unang linggo, stage 1, medyo mild lang ang symptoms mo. May sipon-sipon, konting lagnat, mild cough lang. Pero after 1 to 2 weeks, matagal ang course niya. Matagal tong sakit, matindi. After 1 to 2 weeks, makikita mo, titindi na yung ubo. Lalala na yung ubo. At meron nga, nagkakaroon itong whoop sound. Hirap na hirap na sila. Nagsusuka, talagang coughing fits. Hirap na hirap. Marami pa mga videos kayong makikita. Ng actual patient, hindi ko na lang pinakita kasi medyo... baka matakot kayo, tsaka narinig nyo naman yung sound eh. Talaga hirap na hirap. Matagal tong sakit. Kahit gumaling siya, after ilang months, 2 months, 3 months, may ubo-ubo pa rin, mahina pa rin katawan, minsan tinatamaan ka pa ng ibang infection. So tulad na sinabi ko, early stage. Stage 1, mild lang, ubo-ubo. Stage 2, ito yung after 1 to 2 weeks, matindi bigla. Matindi, nagsusuka, napapagod, nao-hospital. Ang gamutan natin, mas maganda, inumin ng gamot habang maaga pa. Bago pa lang ang sintomas, dapat may gamot na agad. Tuturo ko mamaya. So yan ang incubation period, 7 to 10 days. Yan. Paano nadadiagnose? Okay, sa CBC, makikita mo lang may infection pero hindi gano'ng clear kung anong sakit yun. Sa chest x-ray, minsan makikita mo may pulmonya pero hindi rin gano'ng. Usually, swab test. Sa swab test, malalaman kung whooping cough or pertussis ito. Explain ko lang maigi. So, bakit nagkakaroon ng whooping cough? Actually, itong sakit na to, halos controlled na dapat natin.
nakukuha to ng bakuna, 'di ba? Meron tayong DPT. Alam niyo naman 'yung DPT. Sa lolo lola natin 'yan ang binibigay, diphtheria, pertussis, tetanus. So ang bata binibigay ng bakuna mga 1 month, 2 months, 3 months and within the first 3 months binibigay ng tatlong bakuna, hindi ka na dapat mahawa nitong pertussis. Kung tatamaan ka man ng whooping cough, dapat mild lang, mild. Ang problema nga siguro ng pandemic, marami hindi nagpabakuna, 'di ba? Kaya nagkaroon tayo ng tigdas outbreak. Kahit yung mga lumang bakuna na magaganda, DPT, hepatitis, BCG, baka maraming nanay nakaligtaan. So pag hindi nabakunahan yung bata, tinamaan nito, pwedeng matindi. Kaya nga ngayon nakita natin may tatlong ang namatay ayon doon sa isang report. Pag nabakunahan na yung bata, actually safe na siya hanggang teenagers. Kahit teenager ka, basta nabakunahan ka dati, mas mild na dapat ang tama sa'yo. Okay? Ano komplikasyon nitong whooping cough? Tulad na sinabi ko, sa tindi ng ubo, pwede magpulmonya, emphysema, pati sa utak, pwede may pumutok sa utak, nagkukonvulsyon pa yung iba. Yung iba sa tindi ng ubo, nagkakrack na yung ribs, naglulus-lus na sa tiyan, pati ugat sa mata, nagpuputok-putok na sa lakas ng ubo. Mga bata, actually, karamihan ng namamatay bata. Kasi minsan yung wala pang 6 months. Okay? Hirap huminga, nagiging blue yung muka, hindi na kumakain, hindi humihinga, nagkukumbulsyon. Paano muna pag-iwas nito? Simple lang, ito naman yung binibigay ng lumang panahon pa, DPT, di ba? So, 2 months, 4 months, 6 months, binibigay yan. So, within the first 3 months, dapat nakakaisa ka na. Okay? Tapos, meron mga booster din. Pag teenager, recommended din bibigyan. Ang mga buntis, actually, ang pertussis, sinasabay siya sa tetanus. So, kung kayo nabakunahan sa tetanus, malamang may pertussis din yon, ligtas na kayo for 10 years. Diba? Ingat din tayo sa tetanus. Kailangan natin yan. Yung mga pako na may kalawag, naglalakad sa lupa. Sa lupa din nakukuha ang tetanus. May sugat sa paa. So, TD na rin yan. Ayan, oh. Mga buntis, third trimester, binibigyan din ng bakuna para paglabas ng baby, may protection din siya. Ito lang talaga prevention. Pero mamaya yung gamot bibigay ko sa inyo. Ito yung DPT, first dose, 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks. Okay, pregnant women, adults pwede rin. Ngayon, ito yung gamot. Anong bibigay na gamot? Dapat to early, within the first week na bigay to. Ito yung tatlong recommended ng CDC. Okay, erythromycin, azithromycin, clarithromycin. Ngayon, bukod sa antibiotic, kung kayo na-expose, lalo ngayon, may outbreak. Pag may outbreak, may exposure. Sino ang dapat? Mga healthcare worker, mga doktor, I'm sure kailangan uminom nito. Okay? Mahina immune system, nag-aalaga ka, nakita mo matindi yung ubo, pa-check natin, pa-nasal swab natin. Baka whooping cough to, mabilis to kumalat din. So, itong tatlong gamot, binibigay. Doc Lisa, pakita natin. Ito ang dose. Sa infants, siyempre tatanong nyo sa pedya yung tamang dose. Depende sa bigat ng bata. Pero sa adults, binibigay, pipili lang. Pwedeng azithromycin, 500 mg, single dose, day 1. Day 2 to day 5, 250 mg. Pwede rin erythromycin, 2 grams per day, 500 mg to, 4 times a day, 14 days. Pwede rin clarithromycin, pipili lang na isa, 1 gram in 2 days. 1 gram per day for 7 days. At yung lumang gamot, ito yung trimethoprim sulfamethoxazole bactrim. Yan ang dosis na binibigay din. So, kahit saan dito pwede, pero mas mabilis inumin itong sa una. Itong azithromycin na 500 mg. After meals lang, ako nagtatay ako dito. Dapat medyo may lamanan yan. So, ito ang binibigay para sa gamutan at para sa na-expose. Diba? Pero ano mas maganda? Para sa akin kasi, itong
Antibiotic, syempre, kahit na exposed ka, uminom ka nito, protected ka lang siguro ng ilang linggo. Diba? Hindi siya ilang taon, ilang linggo lang. After 1 month, baka mahawa ka na ulit. So, mas safe yung bakuna. Kasi ito po yung mga lumang bakuna, 99.9% safe. Hindi naman natin pinag-uusapan yung mga bagong bakuna na hindi pa natin alam yung side effect. Eh. Kaya kung ako tatanungin inyo, para sa akin, para sa anak ko, magandang maganda tong DPT. DPT ito, wala naman issue dapat dito. Pero syempre, hindi ko kayo pipilitin, nasa sa inyo. Pero kung ako tatanungin inyo, mas safe, mas ligtas ang bata. Wala po tayong pakialam sa mga kumpanya, wala tayong pakialam sa kita nila, pera nila, wala tayong pakialam. Gusto natin humaba buhay nyo, humaba buhay ko, mabuhay yung mga anak natin. Yun ang goal. So sa tingin ko, ito yung mga lumang-lumang bakuna, bakuna sa tigdas at iba, safe po to. Kasi matagal ng panahon to, dekada-dekada na, kung nagkaroon ng matinding side effect, alam na natin noon pa. Ang pinag-iingat ko lang lagi, yung mga bagong bakuna na hindi pa natin alam. Kailan dadalhin sa doktor? Siyempre, basta hindi na makahinga, nagbu-blue na yung mukha, nagsusuka na. Tapos yung whooping sound. Hindi lahat ng pertussis ay may ganung whooping sound, yung uubo tapos nagbu-whoop. Hindi lahat. Usually, mas matindi lang sa bata. Pero kung dati na kayo may bakuna, tapos natamaan nitong whooping cough, pwedeng mas mild. Pwedeng ordinary ubo lang. Pwedeng mas malakas na ubo lang. Pero meron lang nga iba, may ganito na matindi. So, hindi porke walang whooping sound, ay hindi na whooping cough. Pwede pa rin kayo magpa-swab test para malaman kung ito yung sakit para meron tayo tamang gamutan. Ano gagawin natin sa matinding ubo? Siyempre, pahinga, mas madilim, mas relax yung kwarto, relax dasal, di ba? Huwag masyado magpaka-mental stress. Inom ng maraming tubig para lumabnaw yung plema. Sobra nga kasi dikit at kapal ng plema, kaya nagwo-whooping cough. Ingat na hindi ma-dehydrate ang bata. Okay, lalo na pag bata, umiiyak, walang luha, dehydrated na yon. Bibig nila, tuyuan dila, hindi na umiihi yung bata, delikado po yon. Pagkain, konti-konti lang, malalambot lang. Kasi kung busog na busog, tapos uubo ka na matindi, masusuka ka. Kaya konti-konti lang. Konti-konti. Hindi rin pwede hindi kumain, lalo ka manghihina. So, konti-konti lang, mga malalambot lang. Malinis ang hangin, di ba? Walang maninigarilyo, pollution, nagsisiga. Dapat malinis. At para makaiwas, syempre, alam naman natin ito, takpan yung ubo, hugas kamay, magsuot ng mask, lalo na kung may taong may whooping cough. Baka, kung matanda ang may whooping cough, baka mahawa ang bata. Kung bata, baka mahawa yung matanda. So, sana po, makaingat tayo dito sa sakit na ito. Punta po tayo sa inyong pediatrician o sa inyong internist, sa inyong family medicine para sa gamutan o sa prevention ng whooping cough. Salamat po.